Isang OFW mula Hong Kong umuwi ng Pilipinas at para makasama ang pamilya ngayong Christmas season at sinurpresa ang buong pamilya. Morning! Welcome to my YouTube channel. Mga kabayan, isa na namang OFW ang umuwi dito sa Pinas. Ito, surprise po na uuwian yung pamilya niya dahil matagal na po siyang hindi nakauwi sa kanilang bayan dito sa Makilala. So ito, hinatid ko po siya. Ito, babiyahe po kami mula Davao City papunta nga Makilala. Nasa mga 2 hours iniha po yung biyahe namin. So ito po si Ma'am. Hello Ma'am. Hi. Hi. Shout out po natin mga kasama sa ano, sa work. Hello. Hello. So abangan niyo ha, susunod na mga pangyayari kabayan, dahil surprise po naming pag-uwi ni Ma'am dahil ngayon na Christmas season. So ito, magandang pag-ipon-tipon. So dito siya mga Christmas saka New Year. So dahil matagal siya hindi nakauwi, so malaking handaan itong magaganap. Or kung may kasama man si Ma'am sa kanyang buhay, malaking derby siguro. Joke lang po. So okay, what's up mamaya mga kabayan, dahil babiyahe pa kami papunta nga Makilala. So ito po kabayan, magpapanggap po akong delivery boy ngayon. Kakatukin ko yung bahay nila Ma'am. Sabihan ko na lang na may delivery galing po sa Lazada. So si Ma'am, maiiwan muna dito sa van si Ma'am. So malapit na po kami sa bahay nila Ma'am. Pa right side ta, pa left side, muli ko. Left side ta. So ito na yung barangay nila Ma'am. Taga dito na si Ma'am. So ito yung daan papasok sa kanila sa bahay. Ayan. Diba sinahan dito kung bako? Asa man? Sa tindahan? So na ako dito. Na dito? So wala tao dali karon sa inyo? Hindi ko mag ano, dito na lang tawag, dipot na lang tayo. Kung wala tao dali. Okay, sige. So tingnan natin kung may tao sa bahay nila Ma'am. Talagang surprise true, hindi nila alam na may darating silang malaking regalo ngayong Christmas. Si Ma'am Jen, no? Dari lang. Asa na pizza? Dari na sa ilang mga balay. So, dili taka right? Pwede, or dili sa kanto lang? Oh, dari lang. Kanto na lang siguro, no? Tapos, ipark na ko dari sa gilid. So, ako sang tuon ako sila dito. Ano na ako nga na-deliver sa Shopee. So ito yung bahay nila Ma'am. So ito, may mga tao. Tatanungin natin kung andito yung papa nila. Ayo. Morning, balay ni Kwan Idjong. Ha? Nasa karon? Ha? Kwan Manggod, na-delivery ba? Order gikan sa Lazada. So nagkuha ko video kay documentary na ako. So wala di siya karon. Pwede siya makuan kanang madtuan. Oh, sa Lazada nga orders, nakapangalan man gud ni sa iya ha. Inya na kuan, oh. Paliw ko, sir ha. Ulit, lain tao dyan sir. Ah, bata no? Ah, sige. Okay kabayan, wala yung papa niya. So, pinupuntahan niya doon sa may pagawaan. Dahil siya, may trabaho doon. So, pinuntahan. Ang sinabi ko is ay may delivery sa Lazada. So ngayon sinundo ng kapatid niya. So po yung van. Nandiyan po si Ma'am sa loob nakasakay.
So hinihintay pa namin yung papa niya na darating. Andun lang daw sa unahan, sinundo ng kapatid niya. So antayin na lang po natin na ano. Oh, baka ito na yung siguro yung papa niya nagbibisikleta. Tatanungin natin kung ito ba yung si Kuya Idyong. Sir, ikaw si Tatay Idyong? Na-delivery sir, gikan sa Lazada? Naari kay Georgia, diri mang guna ka-address sa imuha? Na nag-order diri sa kuan sa Lazada. Tanawan ni bagahe sir, murag imuha man yung pangalan. Paliw kong tanawan ni kay gipa-deliver mang guna diri sa imuha. Nya kay kuan ta kag video sir kay sa muang kumpanya i-notice mang guna nga nadawat nimo ang kuan sir bagahe. Ha, sa Dabaw sir. Dabaw. Paliw kong tanawan ni sir kay kung mao ba gyud ang address diri sa imuha. Ayun kabayan, medyo binalik pa yung bike niya, pinaparada pa. Ito. Ano daw na sir oh? Surprise, surprise yan sir. Akala ko sir bagahe no. Deo, ayan oh. Kasabwat yan si ma'am sir oh. Ayan oh. Ayan oh, may tears of joy oh. Malaking pamasko ang dumating sa inyo sir. Oh, ayan po oh. Tears of joy. Wow, 4 years no. Hindi nakauwi si ma'am kaya ngayon nandito na si ma'am. Hi. Oh, ikaw ay okay. Thank you po. Oh, ma'am, ano masasabi niyo? Kayakap niyo na yung papa niyo, ma'am. Masaya si ma'am oh, dahil Christmas na Christmas, no? Saka dito mag-New Year si ma'am oh. Luha ng kaligayahan. Ayan po. Okay, bye-bye po. Okay. So, baba muna natin yung bagahin niyo. Ay, kuya, na-surprise siya, kuya. Abi nimo unsa ang regalo o ano, bagahe mag-abot sa imo. Oh, my God. Hindi in-expect ni kuya na oh, walay mga tawag, walay mga text, no? Surprise man lang ang pag-abot. Surprise ang pag-abot. So ngayon, nanay mo ang anak. Eldest ni mo kuya? Or yan? Sa bunso na lang. Ha, bunso na, no? So, kuan ni? Tinangga gini ni sir, pero kaya karon no, surprise. Okay. Wala po lang mama nila, naman sa Kabakan. Ay, nasa Kabakan, no? Oo, kay naday po yung ginakano dito, trabaho. Okay, salamat. Okay, bye-bye ma'am. Okay, see you next time. Okay. Grabe mga kabayan. Parang ako rin ay parang naluha. Madamdamin po yung pagtatagpo ng anak at ang isang magulang. So, hindi po akalain ng magulang na ngayong Christmas ay yung regalo matatanggap niya ay yung anak na galing pa ng malayong lugar. Ilang taon din hindi nakauwi. So ngayon na nakabalik na po siya. Sabi nung anak ay mag-stay siya ng mga isang buwan dahil para sa magulang niya at least makasama niya. Balik naman po siya ng Hong Kong. Galing po ng Hong Kong ang guest natin yun mga kabayan na hinatid natin sa municipality ng Makilala. Nagarito po yun siya. So ito po yung lugar nila. Happy rin po ako para sa kanila. Kaya Merry Christmas po sa ating lahat. Lalong-lalo na sa mga OFW na sa kanilang malayong lugar para magtrabaho para sa pamilya. So saludo po ako sa mga OFW dyan. Okay. Babiyahin na rin po ako papuntang Davao. Okay, bye-bye.